Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Tokis ni Pidol. Mga kababayan, bago po tayo magsimula ng pagbalangkas at pagbibigay ng opinion at reaction sa mga topic, let me do the shout out sa ating member or members ng channel na ito. Maraming salamat po sa inyo. At doon po sa mga gustong magpa-member, pindot lang dyan ng join. Pero wala pong sapilitan. In your own volition, in your own good way. At ganun din po sa mga followers, subscribers, mga nagla-like, nagsishare ng ating videos, nagko-komento, keep commenting, liking, and sharing. No? Maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. So eto po sa Philippine News Agency, dalawa po ito. Ito po ay tungkol na naman sa airport. At saka itong isa sa Bureau of Immigration. Unahin natin tong airport. Kung maalala nyo, di ba, ni-reshuffle yung mga flights, yung saan. O, anong airline ka? Oh, ito, Terminal 1. Anong airline ka? Terminal 2. Ay, akala ko, Terminal 1 ako. O, ganon. Di ba, binalasa po nila yan. Ano po ang sabi dito? MIAA. O, Manila International Airport Authority. Only 2% misrouted in new terminal assignment. So, ibig sabihin, 2% lang ang mga nagkamali ng route. Na misrouted in new terminal assignment. So, ayan. Ito, basahin natin ang ulat. Only 2% of passengers were misrouted last April 16, the first day of implementation of the second phase of the Schedule and Terminal Assignment Rationalization Program. Ayan po ang sabi ng MIAA o yung Manila International Airport Authority. Flights of Jetstar Japan, Jetstar Asia, Scoot, China Southern Airlines, and Starlux Airlines had been relocated from the NAIA Terminal 1 to Terminal 3. Oh, so siyempre dapat kayo pong mga pasahero dapat updated kayo. Dapat nagpupunta kayo sa mga website nito o tumatawag kayo o punta kayo sa mga social media pages nitong mga to. I believe even the Presidential Communication Office posted an information about that. Oh, so dapat kung babiyahe kayo using these mga airlines, alam nyo na ito. O, ito naman po, yung Philippine Airlines, yung PAL, sabi ng ila, iba, plane, always late. Flights to and from Singapore, Ho Chi Minh, o yung Vietnam yan, Hanoi and Phnom Penh, o, from Singapore daw, saka tatlong bayan sa Vietnam, have been moved to Terminal 1, punta daw kayo ng Terminal 2. O, yan. The MIAA reported that only 2% or 71 lang naman pala out of 3,311 passengers were misrouted. Mababa nga yan. Pero kung maganda, MIAA, sana 0.01%. No one was offloaded from the 22 flights affected by the program implementation last Sunday. Paano naman ma-upload pa yan? Nilipat lang naman. Loloko mo naman kami, MMA. Siguro yan, nagdala na sila ng mga yearbook, toga, at saka yung sombrero. Ayan, kompleto na. Pati baby picture ko. Pati Islam book ko, dala ko na. Joke lang ha, wag magagalit, di ba? We are satisfied with how well these carriers transition. This is a result of our months of coordination with the airline and ground handlers. Okay, ayan po ang sabi ni MIAA General Manager Cesar Tiong. Tiong? Ako, naman ito. Pre-shuttle services between NAIA terminals are provided for the passengers while ground handlers are stationed at the departure gates to assist them. Alam ko yan, kasi nangyari po sa amin yan. No? Sinakay po kami sa shuttle papuntang aeroplano dun sa tarmac. Hindi po kami dumondo sa normal route. Papunta kami ng Cebu. The program, according to Chiong, aims to maximize the capacity of all the NAIA terminals and eventually make Terminal 2 an all-domestic facility. Ay, hindi na ako makakarating ng Terminal 2.
By July 1st, the domestic operation of Air Asia Philippines and Royal Air will relocate to Terminal 2. Due to the huge volume of operations of Cebu Pacific and CebGo, their flights will remain at Terminal 3 and 4 for the meantime. Also, part of the program is the relocation of Jeju Air, Ethiopian Airlines, Thai Airways, and Gulf Air to Terminal 3 starting June 1st. All the remaining PAL, the plane always late, international flights will operate to and from Terminal 1 starting June 16. Oh, June 16 daw, lahat ng PAL, yung plane always late, international flight in and out of the country, Terminal 1 na kayo. Ayun, dun sa malas na terminal. Yan po yung balita dyan sa MIAA. Oh. Puntahan naman natin, ito pang isang very controversial na departamento. Dito pa rin po sa Philippine News Agency, Bureau of Immigration, BI. Akala ko PI. BI to employ 147 newly hired personnel at NAIA. Ayan, nako, eto na naman tayo. The Bureau of Immigration is augmenting manpower at the Ninoy Aquino International Airport by deploying 147 newly hired immigration officers starting next week. Aba, baka Monday na po yan. According to Commissioner Norman Tansinko, the new officers will have on-site training beginning April 24 as added workforce at the height of the travel season this summer. This action will help improve our service to the traveling public during this time as well as ensure that immigration protocols are carried out properly against trafficking threats. Ayan na naman tayo sa trafficking threats. Eh. Lahat na lang ba ina-assume ninyo na matatraffic sila? Ayan, siguro. Maybe. O maybe not. Diba? Bawat tingin nyo ba sa pasahero? Ano ba to? Natatraffic ba to? Titingnan yung dokumento. Oy, natatraffic ka. Secondary. Tapos tatanungin. Patingin ng baby picture mo. Patingin ng picture mo nung second year high school ka. Dala mo ba yung yearbook mo nung high school? May picture ka bang nakatoga? O, huwag kang magagalit, Commissioner Tansinko, ha? Di ba? Power trip kasi yung iba nyong BI na PI. Upon completion of the two-week training, the officers will be assigned to different airports and offices at the Bureau nationwide. This part of our continuing goal of improving our manpower by maximizing our plantilla. O, ang tanong, baka naman power trip pa rin yan. Kahit na anong galing nila sa training, pero pag nag-power trip, no, Commissioner, o di kaya nasugulan na ng bulok na kamatis, nahawaan na sila. Sa simula yan, sige, pasikat yung mga yan. Ay, okay naman pala. O, follow the protocol, ha. Ito lang sabi sa ano, diba? Sabi nyo, ito lang ang dapat dalhin. Kung okay naman, at you must, ano, kailangan train sila pa paano lang talagang mapapansin na ang itong pasaherong ito ay natatraffic na. Ganun po. You train them properly. Follow the protocol properly. Kasi base doon sa mga in-interview sa mga media na mga officers ninyo na hindi naman daw kailangan magdala ng yearbook. Eh bakit nagtatanong ng yearbook? Eh bakit yung isa dyan, meron pa siyang video na nakatoga na siya? Hindi ba kayo nahihiya niyan? Eh? Pang-iinsulto na sa inyo yan? Tapos pag na-upload, hindi nyo naman babayaran yung binayad nila sa aeroplano. Sayang naman yung 19,000 pesos. Siguro kayo, madali nyong kitain yung 19,000 pesos. Kaya dapat dyan sa mga officers ninyo, yung mga bago, no? Siyempre magpapasikat yan, follow the protocol. Paano pag nagkalaunan na? Nahaluan na, nahawa na ng mga bulok. O ito pa. Also, the new immigration personnel will undergo continuing trainings to improve both hard skills and soft skills. Huh? Merong hard, may soft? Sa bagay. May hot and cold nga eh. Anak ng show pa. We want a more holistic approach
in our trainings for our officers. I already heard that holistic approach. Diba? Nanginginig ko na yan eh. Kay Asurin. Diba? Tingnan mo si Asurin, naging soft. Diba? Sa kanyang pagiging holistic approach, ito po ibig sabihin ng holistic. A holistic approach means to provide support that looks at the whole person, not just their mental health needs. Eh? O yun. Ito po yung sabi dito kay Gogol. O, nakita ko lang po ito, no? O, yan. O, yan. Sa pa, ano ba to? Pang mental health ba ito? Mga kababayan, ewan ko kung anong ibig sabihin dito ni Commissioner Tan Cinco. Holistic approach, pangkabuuan daw po. O, look at the person. Gwapo to. Tangos ang ilong, maputi. Uy, ang ganda, pang model. Okay na, go, lipad. Ganun ba? Joke lang, walang magagalit, Commissioner. O yan daw. Apart from theoretical trainings, we want to increase our training in adult skills like communication and conflict resolution, which are very important in the conduct of their duties. There are around 800 employees assigned at the airport. O, tama naman yan. Pero maganda na. Sige, holistic approach, ha? Sige, gayahin mo yung sabi ng Pangulo at ni Asurin, no? So, holistic. Tingnan natin. 147 newly hired BI o Bureau of Immigration Officers. Sana po hindi na mangyari yung reklamo ng iba nating kababayan na o-upload sila because of your nonsense questioning. You cannot discern, no, with your rigged training about human trafficking, you cannot discern who is being trafficked or not. Siguro meron naman kayong mga kasangkapan dyan na ma-identify niya na yung dokumento nila ay authentic or not. Kung yung passport nila ay authentic or not. O yung dokumentong pinapakita sa inyo, authentic or not. Ang daming cases ng uploading eh. Ang daming nag-bibent ng prostration nila sa kanilang mga social media account. O tulad na lang nga po yung isang babae, di ba? Papuntang Israel. She spent 50,000 all in all para lang mapuntahan niya yung gusto niyang puntahan. O yung couple na umuwi yung babae from Dubai. Magde-date silang mag-asawa because of wedding anniversary, pupunta lang ng Hong Kong, hindi pinayagan. Ang sabi ng BI, eh, yung kontrata mo doon sa Dubai, alisan mo muna. Eh, magtutur lang naman silang mag-asawa sa Hong Kong. Tama ba yun? Hustisya ba yun? Sa mga officers na ito? Nakita nyo bang may gagawing kabalbalan yung mag-asawa? Nakita mo bang may gagawing kabalbalan yung gustong pumunta ng Israel o mag-ibang bansa, makita ang mga kamag-anak? Dapat meron kayong talagang rigid training how to spot a passenger who's being trafficked or not. Kahit na anong train mo dito, kung ang mga BI officers mo ha, ay power trip at hindi alam ang protocol. Diba? Kasi immigration, siyempre, maski na ako, matatakot ako dyan. Immigration yan eh. Lahat ng sasabihin yan, eh, yes sir, yes ma'am. Ganun eh. Lalo na pag ang tingin sa'yo mula ulo hanggang paa, tapos pabalik, 'di ba? Parang kakainin ka ng buhay, ganyan po sila eh. Sa bagay, they have to assert their authority but in a holistic approach. Remember, tatandaan ko 'yan, Commissioner, sabi mo holistic. Hindi 'yung titingnan ka ng mula ulo hanggang paa pabalik. O kayo po, mga kababayan, ano pong masasabi niyo diyan, no? Na 2% lang daw po ang na-misrouted, no? Dahil sa mga pagbabago po ng mga terminals. At ganun din po, itong Bureau of Immigration ay magdi-deploy ng 147 newly hired personnel sa NAIA. Sana naman, mabawas-bawasan ang nagre-reklamo sa mga kababayan nating na-o-upload. Sana magaling na po kayong matrain kayo ng husto at malaman ninyo kung sino talaga ang totoong natatrapik at hindi. Para po mabawasan ang reklamo sa inyo. Kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.